Nananatiling nakalerto ang mga otoridad sa Tawi-Tawi para pigilan ang mga taga-suporta ng Sultanato ng Sulu na nagbabalak sumunod sa mga kasamahan nilang nasa Saba. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa isang hudya, handa raw sumaklolo sa mga kasamahan sa Saba ang mahigit isang daang kawal ng Royal Security Force ng Sulu na narito sa Camp Dayang Murapna sa Kiram sa Siminul, Tawi-Tawi. Pero sinabihan sila na PNP Tawi-Tawi Director Senior Superintendent Joey Salido at mga taga-NDI Region 9 na isang tabi na ang planong sumunod sa Saba. Pag nag-ulil na ang Lazamula na pupunta kami doon, pupunta. Kung hindi na, hindi na. Sana hindi na. Kasi pigilan namin kayo. Tiniyak ng mga otoridad na kalatag ang puwersa ng pulisya at militar upang hadlangan ang anumang tangka ng mga taga-suporta ng Sultanato ng Sulu na magpunta sa Saba. Pero ayon sa Sultanato ng Sulu, magigit 100 sa kanilang mga taga-sunod ang nakapuspit na raw sa sandakan nitong Linggo. Iwalay pa sa halos 50 na kalusot naman sa may lahat dato nitong Biyernes. We have unleashed a very hard no potential force no that is highly motivated by their desire to reclaim their homeland. Ikaw man bibig ng Western Mindanao Command tungkol dito. Inaalam pa naman ng Department of National Defense ang balita. Pero ayon kay Defense Secretary Walter Gasmin, 10 barko raw na militar ang nagbabantay sa lugar para pigilin ang anumang tangkang pagpupusdit. Kinausap na rin ng NDIC Hadja Nurkisa Kiram, ang misis ni Hadja Muda Agrimudin Kiram. Biyernes pa raw niya huling nakausap ang mister mula sa Saba. Dapat hindi sila umalis doon kasi ang Saba ay sa kanila lahat. Patuloy naman sa pag-ronda ang mga pulis sa Kibuto Island at si Tangkay sa Tawi-Tawi kung saan daw maaaring magtungo ang mga umatras sa grupo ni Hadja Muda. Ang ilang mga taga-Sibuto may mga kaanak at simporna at sa napabalitang gulo na nangambaraw sila lalo di makausap ang mga kaanak nila. They are telling us that they cannot call directly to Sabah, Malaysia, especially in that area, in Samporna, and other places na malapit dito. Dahil yung signal daw ay parang nabu-voicemail yung mga tawag nila. Habang patuloy ang pagbabantay sa mga posibleng magpuntang Sabah mula Mindanao, tunay naman ang pagdating ng mga Pilipinong ipinadeport mula Sabah sa Buanga. Walang kinalaman ang deportation na ito sa gulo sa Sabah. Ang ilan nga sa mga pinadeport sa barko na raw nabalitaan ang gulo sa lahat dato at temporna. Kaya nag-aalala sila sa mga kaanak na naiwan doon. Gusto kong bumalik siya sa Malaysian. Gusto kong kunin yung mga pamilya ko bumalik dito. Pero ganun yung gusto ko talaga. Kapag makabalik ako dito, kailangan talaga may trabaho ko dyan ako sa Pinas. Ayon sa DSWD, 288 ang mga pinauwi bilang bahagi raw ng regular na deportation. Ian Cruz, GMA News.